So once again, Consell Abet, surname 17-585-6744. Team Flashout International. So yun. So next lesson naman natin, bakit hindi kumikita ang mga bago members? Okay, maraming factor kung bakit hindi kumikita yung mga bago members. First factor, yung team support. So napaka-importante na pag sumali kayo sa isang grupo, eh yung tututuan ka, tutulungan ka, at may tunay naman sakit. So maraming mga grupo at maraming ibang networking din na pagka-join mo, eh hayaan ka na. So malaking importance ng grupo kasi sila yung magtuturo, yung mga guide eh. Sila mag-guide sa'yo kung anong gagawin mo. Kasi sila, eh napagdaanan na yung mga pagdadaanan mo. So kailangan merong mag-guide sa'yo na ganito gawin mo, ganyan gawin mo, para mas madali kang makarating doon sa success. Okay? So, hindi ko porket sinabi na team support, eh, pag sumali ka sa isang malakas na grupo, eh, yayaman ka na. So, sa totoo lang, hindi naman din. Kasi sa totoo lang, ang magpapayaman sa'yo is ikaw. So, you. So, malaking factor, ikaw mismo. Ang magpapayaman sa'yo, hindi ibang tao. Nasa kamay mo kung mayaman ka o magiging successful ka din sa business na to. Okay? Magaling nga yung upline mo. Tinuturuan ka nga. Lahat ng ituro sa iyo, lahat ng alam niya tinuro na sa iyo. Pero ikaw naman mismo, yung self motivation mo ay napakababa. So hindi ka naman motivate ng pansarili lang. So pag nahirapan ka, ayaw mo na. Tigas ng ulo mo, lahat ng sinasabi ng upline mo, hindi mo rin ginagawa. So kahit anong gawin, kahit anong galing ng upline mo, kung ikaw mismo eh may pagkukulang, wala pa rin mangyayari. Yan. So pinokus ko ngayon sa huwag pipilitin ang ayaw. So marami sa atin, kaya nahihirapan kasi pinipilit yung ayaw. So marami namang, sabi nga nila, malaki yung dagat, mga isda ka. Okay, huwag kang tumutok sa mga ayaw. So kaya ka nahihirapan kasi pinipilit mo yung mga ayaw. Diba? So marami lang may gusto, ba't ayaw mo yung mga may gusto yung hanapin mo? So meron ako mga training tungkol dyan, na paano mo mapapalapit yung mga tao, yung mga may gusto ng negosyo na to, sila yung lalapit sa'yo. Diba mas madali yun? Yung iba nahihirapan kasi hinahanap nila. Kumbaga, kahit sino binabaril na nila eh. So kaya nahihirapan. Kaya yung mga ayaw, pinipilit nila. Ang hirap nung ganun. Huwag ka mamimilit na ayaw kasi sakit sa ulo yan. Ako, pag nag-present ako, sabihin ko lang, deal or no deal. Gusto mo ba? O ayaw mo? Pag gusto mo, pagtulungan natin. Pag ayaw mo, okay lang. Thank you very much for your time. Ganun lang. Simple. Hindi ko pipilitin. Kaya ka nahihirapan minsan. Pinagdadasala mo pa, sige na, sali ka na, please. O, pagsali ngayon, lumaki ulo. Pag hindi kumita, ikaw sisisihin. So, never, wag mong pipilitin ang ayaw. Marami kang may gusto. Ang dapat mo lang gawin, mag-join ka, at atinan yung mga training ko na ituturo ko, step by step, tuturo ko kung paano lalapit yung mga tao sa'yo. At tulad din yung nangyari sa Ortigas, nakita nyo naman siguro yung video ko sa YouTube. Yung ang dami-dami may aim global, pero sa akin lumapit yung tao, sa akin nag-join. On the spot, naglabas ng pera, nag-join, bumili ng package. So ganyan, tuturo ko sa inyo, okay? Bakit ang hirap mag-invite? So marami tayo sa atin, nahihirapan mag-invite kasi hindi marunong mag-invite, okay? Nag-i-invite, nagkukwento na kagad. Sasabihin, tara, join ka doon sa aim global, maglabas ka ng 7980. Naku, pag sinabi mo kagad yung 7980 na yan, okay? Kahit interesado yung gusto sumali, pero narinig yung 780, kahit walang sakit yan, magkakalagnat yan. Sabi niya, pre, sorry, may sakit kasi ako, hindi ako makakasama. So, kailangan, iba yung pag-invite. Iba yung pag-invite sa pag-explain. So, pag sinabing invite, invite lang. Invite, parang nag-invite ka sa birthday. Pang-birthday mo, di ba? Pag invite mo ang birthday, sandali lang, konting message lang. Invite, punta ka sa amin, ganyan. Meron lang. Pag nang-invite ka, sabihin mo lang, extra income, o depende, iba-ibang mga techniques yan, yan, tinuturo ko rin yan. Kung depende kung paano siya may invite, okay? So, mahalaga lang, sabihin mo nito, totoo. Huwag na huwag ka magsisinungaling, yun ang tip ko sa'yo, okay? At yun din, naging hirapan mag-invite, kasi ini-invite, hindi naman pang-aim global, di ba? Malalaman mo yan. Okay, ba't ayaw mag-join ng mga friends ko? So, tanggapin mo sa sarili mo, yung mga taong iniisip mo na magjo-join sa'yo, yung mga taong maniniwala sa'yo, nakala mo sila'y maniniwala at akala mo sila'y hulog na ng langit, eh nagkakamali ka. Ang magpapayaman sa isang global, karamihan ay mga hindi mo kakilala. Totoo yan. Kasi yung mga friends mo, sasali yan after mga ilang years, after 2 years, 3 years, na nakita nila na may resulta na. So, don't give up kung i-discourage ka ng mga friends mo. Natural yun pag di-discourage ka nila. Kasi nga, hindi nila naiintindihan yung pinapasok mo. Okay? Pangalawa, pag may nag-discourage siya yung mga ibang friends mo na networker na,
eh, huwag mo sila intindihin. Kasi sabi nga nila, kung gusto mong maging successful, makinig ka sa mga taong successful. Huwag ka makikinig sa mga hindi naging successful. Kasi kaya nga sila hindi naging successful, kasi ganun yung ugali nila. So, huwag mo sila intindihin, makinig ka sa amin, mga successful. So, tuloy-tuloy lang. So, once again, Jose Labet, sana nakatulong sa inyo.